guys! This is Kate and welcome to another vlog. So ngayon, magdi-DIY tayo. At alam nyo kung ano yun? Magkukulay ako ng aking box. So ang gagamitin kong products, binili ko siya sa Hortaleza. So, ang brand na gagamitin ko ay... Ano ba to? Paano ba i-pronounce to? Bremold? Ito. Yan. At ang shade na pinili ko is... light blonde. Pero hindi naman light blonde yung kakalabasan niya sa buhok ko kasi hindi naman ako magbe-bleach ng buhok. Hindi nyo ba alam na ito rin yung ginagamit nila sa parlor. Tapos, pag nagpapakulay kayo, 1,000 to 1,500. Samantalang, binili ko to for just 75 pesos. O diba, ang laki ng natipid mo. Tingnan natin kung ano kakalabasan ng kulay na to sa aking hair. Ano nga bang mga kailangan natin para makapagkulay tayo ng buhok. So, una, syempre, kailangan nyo yung pangkulay mismo. Ito. Kung hindi naman gano'ng kahaba yung buhok nyo or kung hanggang dito lang sa neck, pwede na siguro kakasya na yung isa. Pero kasi sa akin, medyo humaba na at dahil medyo marami ng itim na part yung buhok ko, mag-a-apply ako sa roots, dalawa na yung binili ko para sure. Tapos, pangalawa, syempre, kailangan nyo lang yung hairbrush. Hindi yung hairbrush na pangsuklay ng buhok, kundi yung pang kulay ng buhok. So, ito yung applicator, kumbaga. Ito yung ginagamit para ipang-apply nyo sa buhok nyo, then ibabrush nyo gamit to para madistribute ng maayos yung kulay ng buhok. So, pangalawa, mixing pan. So, kailangan, syempre, dito yung ilalagay yung pangkulay nyo, tapos hahaluin yung mabuti para magpantay yung kulay. Kasi ito, di ko pala na-explain. Magkaiba pala to guys. Ito, yung mismong kulay ng buhok. At ito, parang yung cream niya, yung oxidizing lotion ba yung tawag doon. So, may percento, 2%, 9, tsaka 12 yung 9. Hindi siya masyadong makulay sa buhok. Kung ayaw nyo ng sobrang kulay ng buhok nyo, 9% lang yung bibilihin nyo. Ako, dahil kukulay ako dito sa mga itim na parts ng buhok ko, binili ko na yung 12%. So, let's move on. Yung last, pangatlo, second to last na kailangan is yung hair clips. Para saan to? Para ma-hati nyo yung buhok nyo, maklip nyo ng maayos. Hindi yung hahawak-hawakan nyo lang para hindi magulo. At huli, ayaw nyo naman siguro makulayan yung mga kamay nyo. So, gagamit tayo ng gloves. So, ito, isusuot nyo to para hindi magmansya kasi nakakamansya yung ganitong pangkulay. Mas maganda sana kung gagamitin yung brands, yung mga nasa SM, L'Oreal, Revlon, kaso nga lang, may kamahalan sila. So, parang regular price nila, 400 or 500 ata, pero pag nagsisale sila, 300. Eh, kung mahaba yung buhok mo, ilan yung bibilihin mo? So, ang naisip ko, susubukan ko to, total, ito rin naman yung mga ginagamit nila sa parlor. So, without further ado, let's start! So, una kong gagawin, syempre, tatanggalin ko ang aking glasses kasi ayaw ko naman siyang madamay sa kulay. And then, papantayin na natin yung buhok natin. Ay, sorry. Kailangan na rin pala natin maglagay ng, pwede na siguro yung garbage bag or yung nilalagay dito pag yung nagugupit, alam niyo yun sa mga parlor. Dahil wala ako noon, eto na lang towel ko inalagay. So, dark naman to, hindi naman makikita na nakulayan to. At di na rin naman kasi ginagamit. So, ganyan natin siya. Then, lalagyan ko lang ng clip para hindi nakakairita. Siyempre, kung anong hati ng buhok nyo, yun na lang din yung sundan nyo. Mas maganda talagang kayo nagkukulay kung kaya nyo or kung matututunan nyo yung magpagkukulay ng buhok kasi malaki yung matitipid nyo tsaka makakapili pa kayo ng brand na gagamitin nyo. Unlike yung sa parlor, kung ano yung ginagamit talaga nila, yung mga binibili kasi nila, mga galon-galon. So, hindi nyo naman alam kung anong brand yon. Tsaka, mas mapapagastos kayo kasi, syempre, kung titignan nyo,
bibigay pa kayo ng tip, tapos sabihin nila na mag-aalok pa sila ng ano, ng ma'am, baka gusto nyo ipa-treatment kasi medyo parang hindi nagda-dry, ganyan. O, diba? So, ang susunod, syempre, ihahalo muna natin yung pangkulay. Buksan natin to. O. Tapos, naka-close pa yung ano neto. So, merong pang magaling nyo, press nyo. Then, okay na. So, make sure lang na mahalo nyo siyang maigi. So, maglagay muna tayo ng gloves. So, let's start. Okay na. Nahalo ko na siya. Punong-puno. So, susunod, bibila ko na mas malaking ganito. Nakalimutan kong bumili yung pang-tenga. Bibili sana ako. Kailangan nyo isang suklayan para sure na pantay yung kulay ng buhok. So guys, tapos na, ito na. So babalikan ko kayo after 25 minutes. So time check, ang oras na ay makikita niyo ba? 11:14 AM. So babalik ako after 25 minutes. Bye. Bye. So guys, ang oras na natin ay 11:59. Kaninang natapos tayo, 11:14, so pwede na natin siyang bandawan. Maliligo na rin ako. So, ito yung kulay niya. Hindi ko alam kung ano itsura niya kapag nabanlawan na. So, babanlaw muna ako and I'll be right back. Nakaligo na po ako. Excited na ako kung anong kinalabasan or kakalabasan nitong ginawa ko sa akin. So, basa pa po. So, magsusuklay na tayo ngayon. Tignan na natin. Tapos, after kung magsuklay, papatuin natin gamit ang blower. Ta-da-da! So, ito na siya. Wow! Okay naman pala. Ano kaya itsura na ito pag natuyo? Medyo may sabit lang siya. Di kasi ako nag-conditioner, guys. Kasi mamaya mag-keratin ako. Yung keratin na ginagamit ko, ito lang, nabibili siya sa grocery. Maganda to. Ginagamit ko siya, parang pinapalit ko siya sa conditioner. Hindi naman everyday. Siguro once a week, ganun. Hindi ako mag-conditioner. Ito yung anuhin ko, gagamitin ko. Maganda siya, nakalambot ng buhok.
nakaka-shiny din. Yung problema, dahil medyo mura yung binili kong pangkulay, medyo dry siya sa buhok, unlike yung L'Oreal na ginagamit ko dati. Yun talaga, hindi masakit sa ilong yung amoy. Tapos, hindi magda-dry yung buhok mo na ganito. Tignan mo, parang may sabit. May nagkaroon ako ng hair fall. Pero okay lang naman, nagustuhan ko yung kinalabasan sa buhok ko. Wala naman akong reklamo. Tsaka mas, may advice ko na mas maganda kung magpapatulong kayo kung ano, magkukulay kayo ng buhok. Kasi mahirap yung ginawa ko na mag-isa ka. Patulong ka sa ate mo, pinsan mo, ganyan. Lalo na dito sa likod na part, medyo mahirap kasi siya. So, kunin natin yung blower. Siya, guys. Ito na. Okay naman. Kaso, kung mapapansin nyo, parang na-emphasize na yung mga dry hair ko dito sa baba. Yung may mga split ends ako, yun lang. Kasi nga, syempre, magre-reklamo pa ba kayong may mura yung biniling pangkulay. So, yun lang. Kung magkukulay kayo or gusto nyo magkulay ng buhok, mas may sasuggest ko kung bibili kayo ng L'Oreal, Revlon, kasi mas healthy siya sa buhok. Okay rin yung ano yung Lolaine. Na-try ko na yung Lolaine before. Okay rin siya. Kaso, yung mga color ng Lolaine, medyo bright colors lang, like yung gray, ganun yung mga pag, ano, nagbi-bleach ka na ng buhok. So, ganun yung mga colors nila. Okay rin. Tumingin kayo sa Watson's, maraming klaseng pangkulay doon. Yung colors, okay rin. Medyo mura yun. Yung Lolaine 100 plus lang. Yung colors, not sure kung ano. Yan. Lalo na, madalas mag-sale ang L'Oreal. Much better kung yun yung bibili nyo. So, that's it for today, guys. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please like this video. And kung di pa kayo nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na rin kayo. Thank you for watching! Hanggang sa susunod na video. Bye!